sabi nga po ay matured na siyang maigi at siya na lang yung nabubuhay na apostol sa pagkakataong ito. At sa panahong ito, marahil nag-isip siya, naku, baka masyadong naging guilty yung mga taong kanyang kinaugnay. And verses 12 to 14, in the midst of chapter 1 and 2, earlier verses, and in the succeeding verses, he will again be ferociously declaring the things that are of that are not of God. Sabi niya sa 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. At pagkatapos noon, sa 18, pinahayag niya, sino yung mga kaaway ni Kristo? Bago yung mabibigat na salitang sisimulan niya na ipahayag, gusto niyang balikan kung sino yung mga kausap niya, the family of God. Gusto niyang balikan sino-sinos ang nasa pamilya ng Diyos. Ano-ano yung kanilang kalalagayan? At bakit sila tinawag na kasama ng pamilya ng Diyos? After the harsh statements, the grave statements pertaining to sin and living in the life of sin, dahil alam niya, silang lahat nagkakamali. Wala pang absolute perfect sa kanila. Wala pang tunay na dinalisay sa kanyang pagganap sa buhay. Dinalisay na sila dahil tayo'y iniangkop ng Diyos na banal, dalisay at walang kapitasan nung tinanggap natin si Kristo. Pero kailangan nating isabuhay ng mahigpit ang pangako at katotohanan ng naganap na iyon. Kaya pag-uusapan natin ngayon yung pong tatlong stages o bahagdan ng paglagong espiritual. At ang sabi niya, pinaalalahanan niya yung mga tao, while you have been offended by the Word of God. Yun ang pinakamagandang offense eh. Yung Word of God. Kasi yung offense na yun will bring you to Him. When you are offended by people, you will be brought outside of Him. Pag-uusapan natin yung childish at saka childlike mamaya. We are to be children of God, but should never be childish in the feet of the Lord. Yun po yung ating pag-uusapan. So, ito po yung practical na progressive na kabanalan. Una, nabanggit po rito, tatlong stage yung ating pag-uusapan, the stage of infancy, the stage of youth, and the stage of maturity. Tatlong estado, tatlong bahagdan. At dito sa pagkakataong ito, ipinapahayag ni Juan na kailangan silang ma-comfort. Naroon sila sa pamilya ng Diyos kahit sila'y nagkakamali. Naroon sila sa pamilya ng Diyos kahit may mga pagkakataon na mumuhay sila sa kadiliman, pero bumabalik sila sa kaliwanagan. Namumuhay sila minsan mali doon sa hangarin ng Diyos, ngunit bumabalik sila noon. Because we are all imperfect people of God. But God has made His perfection complete in us. Kaya we can draw from this fact of our life. Una, yung estadong ito, wala pong kinalaman sa katatayuan nyo sa Diyos. Unless you linger in a stage. Tumatagal tayong matagal dun sa estado dahil sa ating sariling kagustuhan. Wala itong kinalaman sa ating katatayuan sa Diyos. Tayong lahat, mahal ng Diyos. Anuman yung inyong kalalagayan. Anuman yung inyong katatayuan. Ang katunayan, minahal ng Diyos ang lahat ng tao bago pa man siya mahalin ng sino man. When He is talking about these people in the three stages, all of these people whom He directed this letter is supposed to be
the people of God. So sabi niya, mahal ka rin ng Diyos, anuman yung inyong pinagdaanan. Pangalawa, dapat niyong malaman na dahil hindi sa katatayuan ng storya, alam natin silang lahat nakakilala sa Panginoon. Ibig sabihin noon, alam kong maliwanag kay Juan na yung mga taong kaugnay niya, lalo tigit yung inner circle niya, yung unang mga disipulo niya, maliwanag sa kanya na born again sila. Maliwanag sa kanya na sinuko nila ang kanilang buhay sa Diyos. Kaya nga po, masakit siyang magsalita eh, kasi hindi niya nakikita yung manifestasyon ng pagsuko ng buhay ng mga taong kanyang kaugnay. Hindi lamang nila sinuko, binuhos nilang bumbo yung kanilang kasalanan sa Diyos at sinabi sa Diyos, iiwan ko na ang lahat ng kasalanan ito. So yung katatayuan nila, child of God, hindi po nawawala yung pagiging anak ng Diyos sa kanila. At hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Hindi po, yung estadong ito ay hindi po nababatay sa tagal mo ng mananampalataya. Meron pong 30 taon ng mananampalataya, childish pa. Hindi lumago, hindi lumaki. Alam niyo po, yung pong ating iniluluwal na sanggol, hindi po ako, kundi yung niluwal ng aking asawa, yung laman ng egg at saka sperm nagbuo sa aming mga supling. At yung laman na yon, hindi po kulang. Kompleto. At yung laman na yon, nagbigay sa mga minute particles na ito na sila'y magiging may edad, may kaisipan, at buo ang pagkatao. The DNA that God gave us is complete. Hindi po partial natin tinanggap. Hindi tayo nagsabi sa Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas, sinusuko ko ang aking buhay at dahan-dahan tumutulong pa konti-konti yung revelation ng Diyos sa inyo. Hindi po ibinuhos ng Diyos ang kabuuan. Ang kailangan lang, isa buhay natin yung kanyang ibinuhos. Pero may mga tao po na bagong-bagong nakakilala. Kita mo na agad yung maturity nila sa pananampalataya. Hindi sila nadadala ng mga chismis at alitan sa simbahan. Nagtutuloy sila. Pero may mga tao pong pagka nakakita na ng mga problema ng iglesia, bumibitiw na. Kasi ang nasa pananaw nila, perpekto siya. At wala siyang pagkakamali. Kaya yung mga nagkakamali, mali sa harapan ng Diyos. Pero hindi po yun yung tunay na mananampalataya. So hindi po sa oras. May matanda na, pero walang pinagkatandaan. May bata pa, pero mature na sa kanyang kaugnayan sa Panginoon. Wala rin kinalaman sa aktibidad. Ano po? Ang isip natin, magpakaabala tayo sa gawain ng Diyos. At iniisip natin, we will get rewards and we will be holy because of our deeds, because of our righteous works. Hindi po yun. Abalang-abala tayo sa gawain dahil iniisip natin, ito yung magpapatse. Ito yung magpapalit dun sa kakulangan ng kaugnayan sa Kanya. Kaya abalang-abala sa gawain at doon nakakakita ng comfort sa gawain. Kapatid, the comfort of our faith is as we please God, as we relate with Him in the innermost life
we have. Yung kung ano man yung pinakamalalim na bagay sa ating puso, nakikipag-usap tayo sa Kanya. Wala pong kinalaman sa aktibidad. Wag nating isipin na pagkaabala tayo sa reliyosong gawain, sa pagpa-fast, sa pagpe-pray, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Pero wala tayong tunay na malalim na kaugnayan sa Kanya. Bali, wala lahat. E sasabihin nyo, binabasa ko naman yung Kanyang salita eh. Inuunawa ko pa nga eh. Pero meron ka bang pagsuko sa Kanya bilang Ama? At sinasabi mo ba sa Kanya, Abba Father, I need you. Abba Father, I made a mistake. I sinned. Patawarin mo, I confess to you my sins. Ikaw ba'y ganun na kaugnay ang Panginoon? At panghuli, we're not talking about an absolute relationship or absolute perfection. Katulad ng nabanggit ko, itong mga kinaugnay ni Apostol Juan ay mga mananampalataya. Pero bakit may mga pagkakataon silang namuhay sa kadiliman? Tandaan natin, nawala na po yung mga manggugulo sa panahong ito. Na-separate na dito sa kwentong ito, na-separate na yung mga tunay na walang kaugnayan sa Diyos. At yun yung pag-uusapan natin, hindi man sa susunod na linggo, sa susunod panlinggo. So, ibig sabihin ito, these are the cleansed body of Christ. So, sinasabi po natin, yes, we can make mistakes, we can make sins, pero hindi na po katulad nung tinasabing repentance ang kailangan. Hindi na 180% kasi kumilos na tayo na 180%, namumuhay na tayo sa katwiran ng Panginoon. Ngunit minsan bumabagsak tayo. So we confess our sins to Him and to our fellow believers. Dahil hindi na ligo ang kailangan natin, nangyari na yon in our baptism several years ago. What we need is cleansing of our soiled feet. Cleansing from the sins that we have now made, that we voluntarily confess, and that we offer for our brothers or sisters in Christ to minister by cleansing those sins, by telling us the truth about God and His love and His intention for all of us. Nabanggit ko nang kanina, ngunit gusto kong ulitin, who will be in these stages? I am writing to you, little children, because your sins are forgiven for His namesake. Sinusulatan ko kayo, munting mga anak, sapagkat ipinatawad na sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa Kanyang pangalan. Nabahagi na sa atin na si Juan, kahit bit-bit siya sa isang upuan, wala pa po kasing wheelchair noon. Ano po, so bit-bit siya sa upuan. Para siya'y makalipat sa mga simbahan upang mangaral. At napakahaba ng kanyang pangangaral. Anong sabi niya? Little children love one another. Napakalalim ng katotohanan yun. Kasi yun yung kalimitang problema natin. Alam na natin ang from the book of Genesis to the book of Revelations, the many secrets of the will of God. But we don't know really how to love one another. The basic truth, because God is love, and because God is love, we are to be loving people. Sino po yung pinahayagan dito? Dalawang beses pong sinabi ni Juan sa 12 to 14, 12 and 13 niya binanggit, yung little children, maliliit na mga anak. So, alam natin, doon sa unang little children, ang ibig sabihin noon, pangkalahatan. Technion. Anong ibig sabihin po ng technion? Maliit. An infant. One born of somebody. Ang tatay ko ay marahil kung buhay pa ay
88 or 89 years old. Pagka tinanong, sinong tatay mo? Anak ako ni Pablo Jr. Eh patay na yun eh, paano kang magiging anak niya? Anak ako kahit namatay na siya. Eh, ikaw ay 66 years old, may tatay ka pa, may nanay ka pa. Oo, sasabihin ko nga minsan, biniro ko nga eh. Ay, may lola pa nga ako eh. At sabi ko, hindi nga pumunta sa simbahan kasi nakita yung kanyang pimples. Yung lola ko siya kahit namatay na siya. Kahit ngayon, ang edad niya marahil ay 95 years old. Pero ako'y ako pa rin niya. Kahit ganito na ako kalaki, kahit naputi ang buhok ko. Ito po yung sinasabing teknyon. Ito yung sinasabing mga anak. Anak ng Diyos. This applies to all believers. At makikita natin itong mga bagay o mga salitang ginamit ni Juan sa iba't ibang verses. Ito po yung magandang tingnan natin. Ang sabi noon, sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat dahil sa kanyang pangalan, ang inyong mga kasalanan ay pinatawad. Binabasa ko po sa Tagalog na Amplified Version. Pinatawad sa pamamagitan ng kanyang pangalan at dahil sa pagpapahayag ng kanyang pangalan. Your sins have been forgiven. Sino yung pinatawad ng Diyos? Tayo yun. All believers. Ano man yung estado nyo sa buhay, pinatawad kayo ng Diyos sa minsang pagkakataon tayong lumapit sa Kanya. Wala pong natira doon. Kung tunay po yung ating pagsisisi, kung tunay yung ating pagtalikod sa kasalanan, wala pong natira doon. Pero kung meron po kayong guilt, ibig sabihin po, may tinira pa kayo doon. Balik kayo sa Kanya. Ganun kasimple. Magsuko kayo ng tunay sa Kanya dahil doon lang mauunawaan nyo kung ano yung tunay na paglago. Kasi kung lumago kayo ngayon, pero wala kayong tunay na pagsuko, those are fake or not genuine growth in life. Bakit ganon? Antagal na pero naglingkod na, pero bakit ngayon parang pabagsak-bagsak pa rin sa mga pagkakamali at pagkakasala? Kasi hindi po tunay na magkakaroon ng paglago kung walang tunay na pag-surrender sa Panginoon. So, ang sabi rito, for His namesake, dahil sa kanyang pangalan na si Jesus. Pero hindi lang po yun. It is also for His glory. Ang sabi po sa salita ng Diyos, tayo sa Epeso, Kabanata 1, talatang 5 hanggaan, tayo itinalaga sa pagkukop upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Kristo Jesus o ni Jesus Kristo. Ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Ayon sa kabutihan ng kalooban. Para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya. Halos ganun din yung pinahayag sa Ephesians 1:11 to 12. It is for His glory. It's not because of us. It is because of Him. He forgave us because He loved us so much. And He gave His Son for all of us because of His love for us. Dahil yung pag-ibig na yon declares His glory. Declares His glory. May encouragement sa John at tayo dapat lahat ito. Dahil sila'y pinatawad na sa kanilang kasalanan. Forgiveness is not based upon maturity or perfection but upon the blood of Jesus and upon our willingness as Christians to confess our sins. So, pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan nung tayo lumapit sa Kanya at humingi ng tawad at patatawarin pa niya tayo dahil merong advocate. Yan po yung sa John 1, 1 John 1:9. It's a settled fact that they can rest on. Totoong nangyari ang mga bagay na ito, whether we like it or not. Ang puot ng Diyos ay napawi dahil sa Kanyang bugtong na anak. Who will be in the stages? Sino yung nasa stage of being
child of God, genuine believers of God. Only those who are children of God will grow and will be moving from one stage to another. Pero pwede pong i-fake nga po ito. Pero kung tunay po tayo na mga mananampalataya, yan po yung latag ng lahat ng verses patungkol sa light. Sino si Jesus as light? Sino si Jesus as life? At ngayon, sa 12 to 14, there will be growth. When there is light, there will be life. And when there is life, there is growth. Tandaan po natin, this is natural growth. Yun yung DNA na binigay sa atin. Na kahit anong gawin natin, kahit tayo magdildil sa atin at kumain ng talbos ng kamote, bata pa tayo, lalakit, lulusog tayo. Magmamature tayo into maturity as fathers. Dahil natural, naroro na ang lahat ng ito. Nothing good grows in darkness. Ang kasalanan lumalago sa kadiliman. Marami pong bakterya at saka mga iba't ibang mga sakit na nasa kadiliman. Nag-hibernate sila kasi. At later on, lumalakas, lumalago, lumalantad pagka nandyan at malakas na sila. So, all believers are supposed to be growing. Sinabi natin, wherever you are loved by God. But you need to move forward to show your love for Him. Mahal ka ng Diyos, pero paano mo pinapakita yung pag-ibig mo sa Kanya? You move forward. You grow. Sabi po sa 1 John 2:13c, I write to your children because you know the Father. Dito, hindi na teknyo na ginamit ni Juan. Ginamit niya paideon. Ibig sabihin nun, maliit, childing, infant, half-grown boy or girl, katulad ng sinabi sa Mark 5, 39-42, yung pong binuhay na maguli ng ating Panginoon. Ang sabi, tawag dun sa kanya, talita, ibig sabihin ng talita, little child, little daughter. Sabi doon, 12 years old na yung batang yan. Which refers to literal children under authority and in need of discipline to train them in righteousness. Yung mga bata po, kailangan ng training. Tinetrain para kumain mag-isa. Tinetrain para gumamit ng CR mag-isa. O may binibigyan ng toilet training. Tinetrain para makilala sino yung kanyang magulang. Hindi sumama na sumama kanino. Ano po? Tinetrain para mapangalagaan. Ito po yung unang estado. At ang requirement, training. This can be a difficult time in which a Christian still is still more carnal than spiritual. Sabi po rin sa 1 Corinthians 3:1. Sabi rito, yung mga taong ito'y nasa laman dahil sila'y naninibugho at nagtatalo. Sino yung dapat nilang sundin? Si Apollos? Si Pablo o si Jesus? So, mga taong nasa infancy, hindi pa nila alam kung ano yung kanilang lakad. At ang kalimitan, focus nila sa magagaling na tao. Andon yung kanilang paghanga sa magagaling na tao, yung mga nag-aalaga sa kanya, yung nagbibigay ng candy sa kanya, yung naging dahilan ng kanyang maraming mga kaganapan sa buhay. Kaya madalas yung mga bata, nadadaya ng mga pedophiles. Kasi yung pedophiles, alam kung paano kunin yung kanilang interest. Yung mga bata, hindi pa nila alam ang tama at mali. They can be a cause of anxiety. Sabi rito, sa Galatia 4:19, sila'y nagdudulot ng dalamhati sa kanya. At ang hangad ni Pablo ay isilang silang muli. Sa akin,
Kasi po ano pong challenge? Sila'y punong-puno ng mga bagay na ang sabi ni Apostol Pablo, sa kanila'y dapat na makabalik sila sa mga alituntuning elementarya ng mundo. Mahina sila at parang walang halaga. Ang sabi niya nga po sa verse 20, nag-aalinlangan siya. Kaya po ang hangad niya, sila'y muling maipanganak. Kayo po ba, kailangan bang muling maipanganak dahil sa ugali niyong pinapakita? Yung pong mga mentor ninyo, yung mga cell group leader na namumblema po dahil sa inyo. Dahil para bang yung inyong action, hindi kayo na-born again dati. So kailangan kayong ma-born again muli. Hindi po masamang tumanggap na tayo po'y kailangan pang ma-born again muli. Kung hindi sapat at tunay yung ating born again experience na una. Doon po sa needs to focus on milk of the word. Kasi sabi po rito sa Hebrews 5:12-13, dapat guru na kayo. Dapat nagtuturo na kayo. Eh pero bakit ang kailangan niyo po yung gatas? Marahil nagtuturo na nga sila. Pero yung offense nila sa mga bagay na nangyayari, ganun na lang kabigat. Ganun na lang sila apektado ng mga bagay na nangyari at ginawa sa kanila ng ibang tao. At doon, bumabalik sila sa pangangailangan sa gatas. Dapat nagtuturo na sila ng katatagan kasi dapat matatag na sila. Pero yung buhay nila, nagtuturo sila sa mga tao, pero sila ayaw nilang matuto patungkol sa pagtaas, paglago, at pagiging mga taong kaya ng namnamin ang mga solid food mula sa Panginoon. Yung solid food mahirap. Yung solid food mabigat. Yung solid food, nagkakaroon tayo ng indigestion minsan. Mahirap tanggapin, linggisin yung mga bagay na hindi nating karaniwang natatanggap. Pero bakit ganun? Kailangan sa edad natin, infant pa tayo sa ugali kahit ang tagal-tagal na natin sa pananampalataya. So, sabi rin po rito, spiritual baby sila. Ano po, mga tao pong kailangan pang kaugnayin ng Panginoon. Pero itong napakaganda, mga kapatid, kahit bumalik ka sa spiritual, pagiging spiritual baby, kumakain ka na ng laman pagkatapos ngayon balik ka sa malambot na pagkain kasi may sakit ka at may karamdaman. Kailangan mo ng healing. Balik ka dun sa Word of God. Balik ka dun sa Word of God. Balik ka dun sa milk of God's Word. Because you have known the Father. Kilala mo siya. Bumalik ka sa Kanya. Makipag-ugnay sa Kanya. Ipahayag mo yung lahat ng sama ng loob mo. Kailangan mo ng fellowship with the Father. Iyon yung pagpapahayag ng eternal life. That's the fellowship with the Father. Yan yung pamumuhay na kilala mo siya. Ngayon, it's a life that is good, that is of quality. It's a life that brings you joy to the fullest. Kahit na marami kang mga problema, makikita mo yung joy sa iyong puso. Dahil alam mo, una, makasalanan ka rin katulad ng mga nagkasala sa iyo. Pangalawa, pinatawad ka. Pinatawad din sila kung lalapit sila sa iyo. Sa Diyos. At kung sila'y lumalapit sa iyo, dapat ang ministry mo, makakilala sila ng tunay at muli sa Panginoon. Sila'y mission field mo pa rin. Yung mga taong nag-cause sa iyo ng offense, they may be babes but they have eternal life in Christ. And John wants them to continue to believe. Isabuhay nila yung kanilang eksperyensyang una. Yan po yung infancy. Ano po yung infancy? Ulitin ko, nandun yung being childlike. Yan yung pagka nagbasa tuloy-tuloy at lahat ng binasa natatanggap, parang sponge,
Childlike yun. Yung childlike, mapagpatawad. Inapin mo ngayon, nagalit sa'yo, pagkatapos ng ilang segundo, kalaro ka na. Childlike yun. Ano po, ano yung childlike? Yung mga taong hindi lang po nagbibit-bit at nagtatanim ng sama ng loob. Yung childlike, mga batang masunurin. Hindi nagre-rebelde sa magulang, yung childlike. Hindi sinasabi sa magulang mali ka. Inaalam mo na kung anong katotohanan at nakikipag-ugnay sa magulang at sinasabi, pag-aralan natin to. Tama ba ito o mali? Nang may pagpapakumbaba. Yung pong childlike is humble. Yung childlike is willing to learn. Ano yung childish? Self-centered. Walang ibang tama kundi siya. Ano yung childish? Matampuhin. Konting kalabit, bumabagsak ang kalooban. Ano yung childish? Pansarili ang focus, hindi ang Diyos. Pwede siyang sumira ng iglesia at wala siyang mararamdamang kalungkutan. Kasi ang focus niya, siya at ang kanyang sarili. Pero ang alam niya, namumuhay siya sa kaliwanagan. Ang alam niya, kaugnay niya si Kristo sa ginagawa niya. So pag-uusapan natin yung youth. Mga munting anak, kayo'y sinusulatan ko sapagkat pinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Mga ama, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakita na kilala siyang nagbuhat ng pasimula. Pero ito yung particular focus natin. Mga kabataang lalaki, sinusulatan ko kayo sapagkat inyong dinaig ang masama. Pinakamahaba yung statement niya at merong pagkakaiba sa young man o kaya sa youth. Bakit kaya? Una, figurative ito. Pwede pong young man, young woman. Pwede pong hindi po sa edad, kundi sa relationship sa Diyos. Ang sabi rito, they are strong in the Lord. Bakit sila strong in the Lord? Kasi naging childlike sila, at dahil sila'y childlike, natanggap nila lahat ng turo. Natanggap nila lahat ng training, hindi nila tinakasan ng training. Naalala ko yung mga nasa PMT o kaya nasa Citizens Military Training, pagka po panahon na ng training ay pumunta doon sa lilim. Ano po? At hindi sila nag-aaral nung pag-assemble o disassemble ng baril doon sa loob ng kainitan. Hindi sila natuto. Yung pong childlike, nasa infancy, nahubog sila ng tama. At dahil nahubog sila ng tama sa salita ng Diyos, namuhay sila sa salita ng Diyos, kaya nag-grow sila sa youth or young man stage. Ano po? Sila ay naka-overcome o nakapagtagumpay sa mga masama. Kasi maliwanag sa kanila yung turo. Ito yung challenge sa atin at yung po'y kabahagi kami sa pagkukulang sa inyo. Marami sa atin na born again lang ngayon kasi lalo tigit natin pinokus doon sa basic patungkol sa kaugnayan sa Panginoon. Ngayon lang tayo talaga pagka pinasa natin yung salita ng Diyos, maliwanag na maliwanag kasi na-born again na talaga tayo, nakilala natin siyang tunay. At bakit ganon? Dahil ngayon, ibinubuhos ng tama yung salita ng Diyos. Hindi tayo lumalargang napakalayo. Patuloy tayo, paulit-ulit nga yung salita ng Diyos patungkol sa ating pagkatao, yung ating pamumuhay sa identity ni Kristo. Kasi yun yung mahalaga. Yun ang napakalaga. Sabi, not that they are perfect or without sin, pero ito yung mga lalaki o babae ng Diyos na pagka nagkasala, bumabalik at humihingi ng tawad sa Diyos. Maayos ang training. Itong mga batang ito, kailangan nila coaching. Kailangan nila paggabay. Kailangan nila trust. Kailangan nila empowerment. Kalimitan yung mga matatandang pastor, hindi nila gusto magkaroon ng batang tagapaglingkod kasi mas magaling sa kanila. Pero dapat yun. Kasi we learn from the youth.
Sila yung punong-puno ng panahon, kalakasan, kasiglahan. Pwede silang magpuyat ng tuloy-tuloy. Pwede silang magbanat ng buto ng madalas at sila hindi napapagod. Kaya kailangan sila. Sila yung buhay ng iglesia. Pero tandaan natin, kung wala po tayong madadalang mga child dito sa simbahan, kung wala po tayong mapapakilalan patungkol sa Diyos, mamamatay din tong iglesyang ito. Kasi walang papalit. Walang magbabago ng paglakad upang abutin pa ang iba. We will be doing the same things all over again. So kailangan natin yung mga youth. So yung mga children, dapat na-train. Pagka na-train sila ng tama, lalaki sila ng tama at maayos. Pero kung hindi natin sila na-train, balikan natin. Balikan natin. But their faith has had time to be tested and they have demonstrated that they are truly born of God. Natutuwa tayo sa mga kabataan sa lugar na ito. Sila din mas mabilis makapag-akit ng kabataan. At sila'y nakapagdadala ng mga kabataan dito sa panahong ito. Kaya lang ang tendency minsan ng kabataan, doon sa apat na levels ng leadership, doon sa learning to lead, di ba merong team builders, merong motivator influencers, merong implementer at saka po designer developer. Sa aking pananaw, mas mahigit yung pong team builders doon sa mga child. Relationship ang gusto nila. Ayaw nila ng mabibigat na turo. Ayaw nila ng mahihirap na maunawa ang mga turo. Ayaw nilang sumunod sa mga batas minsan dahil gusto nila sarili nila. Pero ito pong young man, kailangan i-coach natin sila, i-mentor natin sila. Kasi madala sila, motivator, influencer sila. Pero may mga pagkakataw, implementer sila. Ayaw nilang magpabago doon sa mga batas na napagkasunduan nito, ba't binabago ninyo? Gusto nila manatili doon sa mga dapat na napagkasunduan. So kailangan po ang bawat isa. Ano po? So they sometimes can be legalistic and critical. Pagka hindi na po nila makita yung kanilang gustong makita, nagiging critical sila. Nagiging legalistic sila. At pagkatapos nun, umaalis sila. Hindi nila gustong buksan muli yung isipan nila para ma-train sila muli katulad ng mga bata. Ang problema dun sa umaalis, hindi po sila magtutuloy sa kanilang susunod na bahagi. Pero ito po yung napakaganda dun sa stage of youth. The Word is the source of their strength. The milk of God or the milk of the Word brings a child to growth. The Word of God for the young man who have been brought to maturity or the young man stage by the Word of God is now will be the basis of his strength. Only as the Word of God abides in them that they are strong. Itong problema, minsan abalang-abala na sa mga trabaho. May mga magtatapos na sa kanilang trabaho, may mga nagtatapos ng thesis, may mga double job, may mga iba't ibang mga gawain. Dahil doon, hindi na makapag-immerse doon sa Word of God. Hindi na ma-stretch yung sarili nila. Abala na sila sa maraming bagay. The Word will never abide in you unless you abide in the Word. Unless you give time for God to minister to you through His Word. Importante po, even as David saw the value of letting the Word of God abide in his heart. Yan po yung sa Psalms 119:11. For this reason, then, we need to heed the admonition of Peter. Yung pong patuloy na paglago, patuloy na pakikipag-ugnay sa salita ng Diyos, patuloy na pagpapahayag ng salita ng Diyos. At pagkatapos po noon, tingnan natin yung susunod, the stage of maturity. I'm writing to you, fathers, 13a, because you know Him who is from the beginning. Inulit, parehong-pareho halos, I write to you, fathers, because you know Him who is from the very beginning. Alam niyo po, pagka inuulit
ng anumang salita sa Biblia, it talks about emphasis. Pero, kaya po ako natagalan dito sa aking pag-aaral. Hindi naman present ni Juan cyclically ang bagay nito. Nagsimula children, pagkatapos fathers, pagkatapos young man, pagkatapos children, pagkatapos fathers, pagkatapos young man. Hiniling ko sa Panginoon, Panginoon, hindi po maunawaan. Hindi ko maunawaan at maraming mga manunulat, hindi po maintindihan mga bagay nito. Gusto kong ipaintindi mo sa akin. Babalikan po natin yung kwentong yun. Pero again, ito po yung fathers, hindi po issue ng age o kaya tanda. Hindi po fathers dahil puti na buhok o kaya nawawala na ng ipin. Naalala ko si Pastor Ed, nagkaroon kami ng one-to-one. Sabi niya, Pastor, wala kang, nabungi ka kasi yung, hindi po ako nakapagpustiso. So talaga yung mga bata, walang ipin. Pagtanda, nawawala din yung ipin. So, it likely refers in the passage to Christians, male and female, who have reached the highest stage of Christian life. Ito na po yung estado ng mga ama. Ano po? They have had experience having progressed through earlier stages of life. Sila'y pinakain ng gatas nung bata. Sumunod sila sa training nila. Pagkatapos lumaki sila, hindi sila na self-centered. Yung bata po kasi, self-centered. Yung pong youth, dapat other-centered. Yun po yun. They grew from talking about themselves to talking about God and others. They grew from concern over the milk that they will partake and the things that they will receive from others as they are hungry, as they are what? They are now feeding. They are now giving. They are now caring. At to the higher level, yan po yung fathers. Yan yung fathers. So kung ano yung natutuhan ng bata, pinagkatandaan at sila'y naging mga ama. They are now producing spiritual offspring, leading others to Christ. The young man could also do that. Tandaan natin, wherever, whatever stage you're in, whether child, youth, or fathers, halo-halo po yung ugali natin. Hindi tayo iisang ugali lang. Nagkakasama-sama. Ang importante yung mabubuting ugali sa bawat bahagi, patuloy natin. At yung kulang natin, kaugnayin natin ng Diyos para mapunuan niya yung kulang natin. Ito na yung may mentors na. Ang kailangan na ng mga tatay, dahil sila'y na-equip na, na-train na, dun bata pa, na-train na sila bilang, na-coach na sila, pinagtiwalaan na sila, binigyan sila ng kakayanan dahil nag-take ng risk yung mga mentors nila. At minsan, ang mentor mag-take ng risk. Sa sampu, isa lang yung magpapatuloy. Nagkamali siya sa siyam, okay na yon. Wala pong problema yon. Importante, meron pong isang nagpatuloy. Ibig sabihin nun, pinagtiwalaan niya ang lahat, pero they failed to come up with the expectations, not of the pastor, but of God, dahil nga po yung salita ng Diyos ang basihan. Pero salamat sa Diyos dahil meron pong binibigay sa atin na mga anak na patuloy pong tayo ay makaganap at magpatuloy. Kasi kung wala pong magiging anak, walang mangyayaring pagpapatuloy. Hindi lang anak na biological, kundi lalo tigit anak na spiritual. So kung titingnan natin, ano ang kailangan na ng mga lalaking ito? Guidance pa rin. Gabay. Heart-to-heart talk ng mga kapwa-ama. Heart-to-heart talk ng kanyang mga mentees patungkol sa nakikitang ugali nila. Ito po yung kagandahan ng ating approach in growing people, yung discipleship. Kasi sa discipleship, makikita natin ang lahat ng ito. Ito ang napakaganda. Bakit yung ama ay magiging ama? Kasi yung nakilala niya nung bata pa siya, as a child,
Nagpapatuloy siya. He have known him from the beginning. Ano yung beginning of the world? Hindi po yun. Beginning of Jesus' ministry, as he reads in the Word of God, pwede yun. Pero mula sa pagsisimula, sa pagkakilala niya kay Kristo, nagtuloy-tuloy siya. Walang pag-atras. Walang pagtigil. Walang pag-backstep. Alam niyo po yung backsliding? Alam niyo po yun? Hindi ibig sabihin nun, umatras ka lang mula sa dapat mong kalalagyan. Actually, mamaya po pag-usapan natin, ano yung backsliding? Makikita po natin yun. I have reference likely to Jesus who was from the beginning. Yun yung relationship niya. Patuloy na lumago. Hindi siya nagpatumpik-tumpik. Hindi siya lumiko sa kanan, lumiko sa kaliwa. At pagkatapos humaba ang journey, pagkatapos andito pa rin siya. Nagpatuloy siya. Bawat hakbang, eksakto. Bawat hakbang, ayon sa kalooban ng Diyos. Bawat hakbang, hindi dinadala sa kasalanan. Bawat hakbang, hindi na-open. Bawat hakbang, kumikilos ayon sa kalooban ng Diyos. Bawat hakbang, lumalago. Pakunti-kunti man lamang. Pero lumalago. Growth is natural in a man of God. Bakit nga, is there a distinction being made by John? Little children having known the Father, fathers have known the Son. So makikita natin dito, yung basic truth andyan, pero lumalalim yung pagkakilala ng mga ama. They have known Him from the beginning. It if so, perhaps, as babes in Christ, it can be said that even in our infancy, we can know the Father. That is, have an intimate relationship with Him and experience the eternal life He gives. Pero yun yung binabanggit ko kanina. Bakit from children, pangkalahatan, ang sinabi fathers? It because all the believers of God, as I have mentioned earlier, have been given Christ, huli, buong buo, ando na yung fatherhood. Nando na. Tinanggap nyo na. Nung tinanggap nyo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nando na yung pagiging fathers. Nando yung pagiging child of God. Nando yung pagiging youth. At nando na yung pagiging fathers. Because it's a normal part of growth. And growth that Jesus showed when He was here on earth for 33 years, that is supposed to be the growth that all of us would have, especially the 3 years that He spent with His disciples. Kaya kung titingnan natin, yung tatlong taong yon, dapat sa isang taon, lumaki na siya as a child of God. Maliwanag sa kanya lahat. Mawala na yung pagiging makasarili. First year pa lang. Kasi kung nakakilala siya sa Diyos, lalago siya sa bahaging yon. Pagkatapos ng first year, yung second year, naglalagay ako ng oras, pero hindi po oras. Pero nakita ko sa pamamagitan ni Kristo at ng ministry ng iba, dun sa second year, dapat tinetray na siya, kino-coach na siya to be a young man. Yung maayos pong napalaki, madali pong turuan, i-mentor at i-coach being a young man. At kung lumaki na siya, pangatlong taon, ang huhubog na sa kanya, equipping, missions na. Paano na siya magiging bahag? Paano siya makakapag-plant ng church? Paano siya kikilos sa ibang lugar? Nandun na po sa pangatlong taon yun. Dahil ang katotohanan, sabi mo sa katabi mo, I am completed in Christ. Sabi po ng salita ng Diyos, sapagkat sa kanya'y nanirahan ang buong kapuspusan sa pagka-Diyos sa katawan at kayo'y napuspos sa kanya na siyang ulo ng lahat ng pamumunuan at kapangyarihan. Ito po yung sinasabi ko. Kung kayo ay tunay pong tumanggap kay Kristo, no one can refrain you or defer your growth. Whether they like it or not, you will grow.
You will grow by reading the Word of God. You will grow by experiencing Him. You will grow because you want to grow with Him. You cannot point to others. We were not taught. Hindi. The Spirit of God is in you. You receive the fullness of Christ. And when you receive the fullness of Christ, that means growth. That means maturity. That means that you will not backslide. Anong dahilan? Hindi mo maiisipan yun. Dahil malalim ang kaugnayan mo sa Kanya. Hindi ka matatamad. Hindi ka matutulog. Hindi ka magsasabing itong mga layaw at last na ito at yung pag-uusapan natin sa susunod na linggo. Hindi mo dadahilan yun. Kasi maliwanag ang pananaw mo. Nasa iyo yung DNA ni Kristo. Yung buong pagkatao ni Kristo na buhay sa mundo, 33 years without sin. 33 and a half without sin. Nag-grow into the fullness and stature that He was being seen as a man of God, relating with the Father, with the people that He are with, and with the people that He is about to reach. Ito po yun eh, ang framework. The fullness of God in Jesus. The fullness of deity. Yung pagka-Diyos. Tandaan natin, hinubad ni Jesus yung kanyang pagiging Diyos habang nasa mundo. Siya'y tao, 100% man. Kaya wala tayong idadahilan. Eh, hindi ko kaya. Hindi, kinaya ni Kristo. Kung ikaw'y nananiwalang, ikaw ay na kay Kristo, kaya mo yun. Yun ang encouragement ni John. Kahit na namuhay sila sa dilim, kahit sila'y nagkamali, kahit sila'y naging sinungaling, kaya niyong magsimulang muli. The fullness of deity, all authority of God, has been given to Christ. All judgment is in Christ. All things are in Christ. Nandiyan po yung mga Bible verses, hindi na natin babasahin. Pero ano po yung nangyari? The fullness of God in Christ have been given to us. The fullness of Christ. It's complete. It's perfect. It's not lacking. It did not come in trickles. It came as a whole because of the Spirit of God. We have come to the fullness of life in Him. At ito po yung pinapahayag natin, 12-14. The Church of Christ, His family. Ito yung larawan ng simbahan. Hindi po yung building, kundi yung nasa loob ng building. Ano po? Ang sabi po doon, these are all believers, pero unang tinahak fathers, kasi yun yung ine-expect ng Diyos na mangyari sa child. Maliwanag sa Kanya, Father sa God. Moving from child to fatherhood, fathering of time of God, ministering to God. So pagkatapos po noon, paalala sa atin yung halo, holiness of life, accountability, love for God and people, obedience to God. Malaking bagay po, ito po yung paglago natin from child to father. In between, maganda yon, young youth or young man, pero ang katunayan, it is a fact that God has given you the characteristics, the wholeness of a father, the wholeness of Christ. So importante yung accountability. Nagsasabihan tayo dapat ng ating mga kakulangan, pagkakasala sa bawat isa, dun sa ating inner circle, dun sa ating cell group. Dapat po yun, ikinukumpisal natin. Hindi dahil sa anumang bagay. Dahil doon, pinapakita natin nagkamali tayo. Pangalawa, kailangan ng Diyos na nakikita niya na tayo'y nagsisisi sa ating mga ginawa. Pangatlo, gusto natin ang panalangin ng iba at pagtutuwid ng iba dahil sa ating pagpapahayag. Conclusion, the Christian life has much in harmony with physical life. There are definitive stages in life. Each stage has blessings to be enjoyed. So enjoy the blessing in each stage.
Only through growth does one pass from one stage to the other. Pero ang hamon sa atin, grow to fatherhood. Growth is sure if we have the life in the light of Christ. Sigurado yun. Walang pag-atras. Kasi yung pag-atras, hindi po backsliding yun eh. Dapat sa level na ito, dapat eh, youth ka na, pero hindi ka pa umaakit doon. Hindi backsliding yun. You are not moving to the level you are supposed to be. Sa akin, yun ang backsliding. Dahil ginawa na tayong fathers, ginawa tayong hawangis at larawan ni Kristo, pero hindi tayo umaabot doon. Yun yung backsliding. Not moving towards that plan of God, because that plan is realizable. It's true and it's happening and will continue to happen. When growth does not occur, that is a sign of serious malady. May sakit. Also be watchful not to move backward. Or watchful, not moving towards the right path. There's a major difference, however, of physical growth. Physical growth usually occurs without much effort on our part. Kasi inaalagaan tayo. Pero ang nag-aalaga sa atin sa spiritual effort ay Diyos, kasama ng ating commitment sa Kanya, abiding in Him. Such is not the case with spiritual growth. We grow spiritually when we die to self. Doon lang tayo lalago. Pagka hindi na yung ating sarili, kundi ang Diyos ang mahalaga. Ang challenge, 2 Peter 1, 3-4, pinagkaloob sa atin ang Kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging maka-Diyos sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabatihan. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. That's a challenge. That's the truth. That's the destiny of all the believers who are faithfully living for Him. At pangalawa, at tayong lahat na walang talukbong ang mukha na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya sa isang salamin ay nagbabago sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Questions to ponder. Ito po yung mga bagay na pag-uusapan natin dito sa Silid Simbahan at sa inyo ding lugar dyan sa inyong mga tahanan. Tayo po'y manalangin sa pagkakataong ito. Ama naming Diyos, salamat po sa katotohanan na Ikaw ang Diyos na buhay na nagbigay sa amin ang iyong bugtong na anak. At nung kami tumanggap sa bugtong mong anak, ng totoo, ng walang pag-aalinlangan, ng totoong pagsuko ng lahat ng aming kasalanan at paghingi ng tawad sa lahat ng ito, tinanggap mo kami bilang iyong mga anak. At dahil tinanggap mo kami bilang iyong mga anak, ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa at kumikilos para mabilis kaming dumako sa paglago. O Panginoon, salamat sa COVID-19. Mahigit ng isang taon mo kaming pinabalik kung saan kami nararapat. While this is a real sickness of time, in this time of sickness, Lord God, You brought us to healing. Healing in a relationship with You. Marami kaming dahilan dahil wala kaming panahon noong una. Ngayon, nagkaroon kami ng panahon. Marami kaming dahilan, abala kami sa ibang tao. Ngayon, nasa loob kami ng sahanan upang palaguin ang kaugnayan nung una naming mga dapat i-mentor mula children, mga youth at magiging ama. Nawalan kami ng dahilan dahil gusto kaming lumago. Gusto mo kaming yumabong. Gusto mo kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. O Panginoon, salamat, salamat sa lahat ng ito. Alam namin ang lahat ng bagay nito naglalakip upang mangyari ang iyong kalooban sa mga anak mo
sa mga taong tinawag sa iyong dahilan, sa iyong purpose. At dahil doon, kaming lahat na mga mananampalataya, tapos na ang pahinang nakaraan, yung aming pagiging childish, yung aming pagiging self-centered, yung aming pagiging makasarili at mayroong mga critical na mga pananaw, mga criticisms ang focus, mga pagsansala ng maling mga pamamaraan. Ngayon, tinuturuan mo kaming mag-care, mag-mentor, mag-grow ng iba pang mga tao, pang dumami pang mga taong makakakilala sa iyo. Panginoon, salamat sa lahat ng ito. Salamat sa iyo. Ang pagpapala ng Diyos ay sumating lahat. Humayo tayo, dala ang pag-ibig, pagmamahal, at paglago ng Diyos na binigay sa atin upang lumago din ang iba for His glory and honor and praise. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Purihin ang Diyos. And praise God. Bago po tayo dumako sa ating pag-awit, ay meron pong kaunting announcement. Yung pong mga nasa Zoom at tayo po dito ay huwag daw po munang aalis dahil pagkatapos po ng ating pag-uusap tungkol dito po sa questions to ponder ay meron pa pong meeting ng lahatan po. So yun po, nawa po ay manatili po tayo sa ating mga sa Zoom at dito po sa ating lugar, bahay-sambahan. Okay, sige po. Lahat po tayo ay lalago. Amen? Walang maiiwan, walang pipigil, because we are complete in Christ. Ayan, kaya sa umagang ito po, tayo ay umasa sa kabutihan ng Diyos. Dahil lahat ng ito, magagawa natin kung tayo ay nakadepende lamang sa Kanyang biyaya at kabutihan. Let us sing this song.